Next, let's proceed to viewing naman. Since may data, kailangan natin siya ma-view. Gawa tayo ng view item.php. So, ito ang gagawin lang niya, i-view yung data. So, since we are going to connect to retrieve yung data, uulitin natin itong code na to, yung connection na part. Since paulit-ulit siya, the best way is to create a different file na include na lang natin siya pag kailangan natin siya. So, dbcon.php or dbconnection. Kayo bahala if ano yung prefer niyong file name. And then, copyin ko na lang to lahat. Paste natin dito. So, in case I need to change something, ito lang yung bubuksan ko na file. Ayan. So, close na natin yan. And then, include dbcon.php. So, every time na you need connection, include lang natin ito. So, sa view, we need to display. So, include natin yan. And then, perform tayo ng SQL query natin. Since we are going to get yung data, select asterisk from item. And then, ganun pa rin. So, result equals my SQLi query. Then, ipapasa natin yung connection. Tapos, yung SQL natin. So, since this is a select, magre-return siya ng cursor. Yung data natin na narrative sa database. So, to retrieve yung data, gagamit tayo ng MySQLi fetch array. Ayan. Then, parameter niya is yung result. So, magre-return to ng isang row from the database. And, since magre-return siya, we can store it in a variable. Ito. However, since there could be multiple rows sa loob ng database, so we need to perform loop, no? Ilo-loop natin siya. So ipasok natin to lahat sa loob ng while. And then mag-retrieve siya or mag-query siya as long as meron pang data. If wala na, mag-stop na kasi mag-null na yung return niya. So echo lang natin yung row tapos yung item ID, lagyan natin ng space, tapos echo natin yung other information. So, item name, price. Yeah. And then yung status, which is 1 and 0, tapos echo lang tayo ng BR. And then, let's access yung view item. Punta tayo sa browser. Balik tayo dun sa folder. Then, view item. Yan, kung nakita nyo, yan, na-retrieve niya yung data. Which is yun din yung nasa database natin. So, next ang gagawin natin is to perform operations, no? Ayan. So, sa akin, naka-simple echo lang siya. Pwede nyo ilagay sa table yan para mas maganda yung output, no? So, next, ang gagawin natin is to perform operation. But before that, yung status ng 1 and 0, hindi siya descriptive sa user. So, maybe mas better na i-manipulate natin sa display, no? So, mag-if tayo dito na yung pag yung status, so, associative array siya. Ayan. Kung ano yung column name yun na kukuha nyo dito. So, kung yung item status mo is equal to 1. So, hindi ko na kailangan equal to 1. Kasi, since 1 naman yung if 1, mag-true yan. Echo tayo ng available. No. Pag hindi siya 1, so basically 0 na siya. Out of stock. No. Kasi, hindi descriptive yung 1 and 0 sa user. Ayan, tayo lang nakakaalam nun. So, available parehas kasi 1 naman yung parehas sa status sila. Okay. So, let's create a delete. No? Echo tayo dito ng... So, to perform delete, gagawa tayo ng hiwalay na page na i-delete siya. So, since we need to move to the next page, kailangan natin gawa ng
ahref, no, or anchor tag, gawa tayo ng anchor tag. So echo ahref equals, tapos yung ano natin, page, no. So edit item.php, then lagay natin dito edit yung operation, then close na lang natin. Ayan. Lagyan din ng space para hindi siya dumikit doon. So may edit operation tayo. You can put operation na ano dito, operation, since hindi tayo naka ano eh, table, so medyo pangit yung format. Ayan. So operation, meron tayong edit tsaka edit muna for now. Ayan. So pwede tayong edit. Since pag-edit natin siya, ilipat tayo ng page para natin malalaman na yun yung item na yun. No? So we need to submit a unique value, which is yung ID dito. No? So to do that, ipasa natin siya through URL. So pasa natin ID equals, and then yung variable natin na row item ID. So this will allow us to submit yung ID through URL para ma-retrieve natin siya later on sa edit item na page. So for now, hard code, kung ano yung item ID na primary key, yun din lalabas. Pag re-refresh natin to, makikita nyo sa baba, no, ID equals 1, which is in actual implementation dapat hindi recognizable yung data. So you can apply hash dito para hindi siya nakikita na 1, 2, 3 yung mga values. So for the demo, okay lang yan para alam nyo kung ano yung data na yun. Pero pag ano na siya, implementation, dapat hindi na ganun. So click nyo lang edit, lilipat siya ng page. So gawa tayo ng bagong page na edit PHP. So edit item.php. Yeah. So since re-retrieve natin yung data, kailangan natin kunin sa URL yung pinasa niyang value. So to do that, mag-get tayo. So get, and then yung variable is ID. Yeah. Then pag meron siya na-retrieve, iset natin para sure tayo na meron talagang pinasa na ID bago tayo mag-perform ng edit. So pag may ID, what we are going to do is to retrieve yung data, kasi ID lang yun eh. So kailangan din ma-retrieve yung information. So mag-select ulit tayo. So sa view item, kukonnect tayo sa database, select tayo. Tapos ito. Yeah. So copy na lang natin para mabilis. So instead na asterisk, may where clause ka na dito. Where item ID equals yung ID na pinasa through the URL. And then result, no? Retrieve natin siya. And then since sure tayo na isa lang yung data na yan, row equals MySQL ay fetch array na kayo. So di na natin kailangan i-loop. Kahit i-loop nyo naman, wala na rin siyang use, no? Kasi isa lang naman yung data na i-retrieve. So fetch array yung result. So fetch array. So pag na-retrieve natin yung result, yung data, kailangan natin display sa user para alam niya yung ini-edit niya. Diba? So pwede tayo mag-echo dito ng form ulit para i-display yung laman, no? Ayan. Ng data. Or yung data na gusto i-edit ni user. So to do that, actually we can just copy yung add item form, since parehas lang naman sila. So ang gagawin ko is, gagawa muna ako ng function dito. So yung function is siya yung hahawak ng taga-update ng item. So parameter ko yung data. Ayan. And then, since I'll be putting a form here, para
hindi ako mag-echo na mag-echo. So, i-close ko yung PHP, tapos i-open ko na lang ulit dito. So, para makapag-code ako ng HTML dito. Ayan. So, lagi ko. So, close ko yung PHP. Tapos, in-open ko na lang siya ulit dito sa part na to. So, dito, pwede na ako mag-code ng HTML. Since pwede na, copy na lang natin to. Ayan. So, ito yung laman ng function ko. Yung form. And then, if you want to display yung previous data, para makita ng user kung yung previous data, lagyan natin ng value clause dito. So, tagalik ko na itong ID since hindi ko naman gagamitin. So, value equals, open tayo ng PHP, tapos echo natin yung data name, no? So, item name to. Item name. Semicolon. So, same din sa iba. So, si price, ganun din. Copy-paste na lang natin yan. And then, item price naman to. Since pinasa ko as parameter naman yung buong row, di ba? So, makakuha niya yan. And then, yung value ng available or not, since naka-radio button tayo, hindi natin ma-echo dito yung value kasi ito yung ano niya. No? So, kung gusto niyo by default pag-load, may naka-check na dun sa ano ninyo, radio button. Kunyari, pag load dito, may nakapili na, yung check na attribute ilalagay natin. So, gagawa na lang ako dito ng PHP code for that one to handle the logic. So, gawa ko ng variable na available equals 0. Tapos, yung out of stock 0 din. Tapos, mag-if lang tayo. If yung yung nakuha nating data sa database na status is equal to 1. So, available siya. So, yung available magiging 1 siya. Then, else, ibig sabihin 0 siya. So, yung out of stock yung magiging 1. Ayan. And then, dito, mag-if lang tayo. Pasok tayo ng PHP. And then, mag-if tayo na if available yung sa taas. Ito naman sa baba, if out of stock. So, pag 1 siya, mag-echo ka ng check. So, yung check is a attribute that allows your radio button to be selected. No? So, pag 1 ito, mag-echo yung check. So, selected na agad itong radio button na to. And then, update natin to. So, update item. Palitanin natin yung pangalan. Ayan. So, refresh natin. Hindi pa magkakalink yung page ako napansin nyo. I-link natin. Balik ako sa add item. Then, gawa lang ako dito ng anchor tag. So, view item. .php. So, view items. Ayan. Para connected na siya. So, for this one, ayan, connected na siya. Pag-click natin ng edit, lumipat siya, no? Kaso, di nag-display kasi hindi pa natin siya tinawag yung edit item. So, pagka-retrieve ng data, tawagin natin yung function na update item. Ipasa natin yung na-retrieve na data. And then, pag okay na, i-close na natin yung database. So, balik tayo dito. Edit. Ayan. Kung napansin nyo, selected na. So, out of stock siya pero dito, available. May malik sa logic natin. Balik. Dapat 0 ito muna parehas. Ayan. So, balik tayo. So, edit ulit. Yun. Ayan. So, pag ganyan natin update, wala mangyayari dyan kasi hindi pa natin hinahandle yung pag-click ng post ng update. No?
So, pag-click yung update, magpo-post siya. So, kailangan ko siyang i-handle. So, hindi na ako lilipat ng page. I'll be ending it here. So, dito nang mag-i-if, no? I-set. Tapos, nag-post ka. I-set post nung update item na button. So, ibig sabihin, i-update mo yung data pag-click mo yung button na yun. And then, so, pag-update, pag-click mo, i-retrieve natin yung data, tapos i-update natin yung table. However, ang problem dito is that since wala na yung ID, no, pag nag-perform tayo ng query, mag-update lahat, no? So, kailangan makuha pa rin natin yung ID. Ayan. Since sa URL sa Pinasa, di tayo sure kung magre-retain siya after the post. Nang possible na matanggal siya. Ang solution dyan is to add a hidden input. So, ang name gawin natin item ID. Kasi yung value niya is yung item ID. Ayan. So, yung hidden is hindi siya nakikita sa UI. Pero, pag nag-inspect element ka, makikita mo yung value na yan. And that's why if you're going to do this approach, mas okay kung naka ano yung data niya, naka-hash, para hindi alam kung ano yung value mismo. Kaya yun lang nakakaalam, or yung system niya lang. So, makukuha na natin to. I-retrieve natin lahat pag nag-click siya. So, actually, we can just copy this one. So, i-retrieve lang naman natin lahat. So, pag-click niya ng update, kunin natin yung mga data. So, pag nalilito kayo, you can add new item name, new ganyan. Kasi, ano eh, baka pareha, mas gusto nyo iba yung variable name nyo pag yung update, no? Mas okay din naman yun. So, for now, since nag-copy paste ako, hindi naman niya mag-conflict kasi ito rin yung UI niya. Hiwalay na yung UI niya. So, retrieve lang natin lahat yung information and then include ulit natin yung connection. Ito. And then, perform tayo ng SQL ulit. So, SQL natin ngayon is update na, no? Update. Update item set. Item name equals yung variable na item name. And then, next is yung item. So, enclose siya ng quotation kasi string yan. Next is item price. So, item price din. Then, status. So, equals item status. So, kung gusto nyo maging readable, pwede nyo ito ibaba actually. Ayan. And then, we need to issue the where clause. Where? No, kasi pag hindi tayo nag-where clause, lahat mag-update. No, lahat ng data mo, ma-override. So, item ID equals yung item ID na inedit natin. Ayan. And then, since this is a update, ano lang din return nito, true or false, no? So, pwede tayo mag copy na lang ng message kanina, which is this one. Copy na lang natin, no? Okay, so item has been added. Update lang natin to. Has been updated. And then, error while updating. Then, save lang natin. And then, go back tayo dito. Okay. Balik tayo sa view item. And then, edit. So, gawin natin out of stock. Then, update natin. So, item has been updated. So, dapat pagbalik nyo sa view is out of stock na siya. So, check natin sa database. Browse natin siya. Ay, hindi natin natin binago. So,
check natin edit 0 ba ito? Ang value niya 0, tama. So set item name price, status or item ID. So maglagay na din tayo ng link dito na ahref na view item.php, tapos go click here to go back para babalik siya dun sa ano natin. So edit natin ulit, then from ganyan din 230 out of stock na siya. Then click natin yung update item. Update item has been updated, pag back natin 300 pa rin tsaka ano. So hindi ata natin na kung ano. Ay hindi, na-connect pala natin siya, tama. Update item. Update item, tama naman. And then method post. Method post, tama naman. So dito lang siya maglo-load. And then kunin natin yung data, dbcon. Okay, hindi natin tinawag yung query pala. So result equals MySQLi query. So yung connection tapos yung SQL natin. Hindi natin tinawag yung query kaya hindi siya nag-execute. So balik tayo dito, edit natin, out of stock na natin, tapos 230 na lang yung price niya. Click mo update item. So pagbalik natin, and out of stock na siya, tapos 230 na lang yung price niya. So next, let's proceed to delete, no? Balik tayo sa view item and then